Guys, welcome back to my channel. Ngayong araw, nagsusubukan tayong something. Magre-repair tayo ng classical guitar with these materials. Using bulldog super glue, papel de liha, ano ba to? Cutter. Ay, may nakalimutan ako. Few moments later. And using this clamp. Actually, itong clamp na to na bili ko siya sa Shopee. Salamat Shopee. For the sake na maka-repair ako ng mga bridge ng mga gitara. Bridge ng mga acoustic at classical guitars. So, ayan. Susubukan natin ang functionality nitong ano ba to? Clamp. Bridge clamp. Ayan. Let's go. Let's go. Let's do this. Ayun, guys. So, kung mapapansin nyo, sirang-sira yung bridge niya. Bumigay na lang siya. Eventually, dahil sa kalumaan, susubukan natin i-repair to. Sana gumana. Ang unang gagawin natin, of course, tatanggalin yung mga strings na bumigay. Natutunan ko to sa YouTube channel ni Sir Neil Uzi, yung guitar doctor. Guitar na inaayos niya dun is Severo. Usually daw, sakit ng Severo is yung nagbabulge yung bridge. Let's see if kaya ng bulldog super glue ang ang pag-ayos ng gitara. So yun guys, natanggal na natin yung bridge dun sa strings. Ayan, kitang-kita niya dumikit yung ibang part ng kahoy dito dun sa mismong bridge. As per Sir Neil Uzi, kailangan natin siyang lihahin, tanggalin yung mga nakahamba lang dyan. Dapat smooth lang siya. Sa top niya, kailangan parang medyo nakalubog. Sisimulan ko nang alisin yung mga nakahamba lang dyan para mag-fit siya ulit dito. Nais-is ko na yung nang liha yung ano, yung bridge. And medyo may mga konting ano siya, something. Hindi na siya mahalis. Parang permanente siyang nakalagay dun sa ano, kahon. Pero niliha ko siya. Niliha ko nang niliha hanggang sa numipis siya. May mga konting basag. Itong gitara na to guys, bili ko to dun sa isang surplus store sa Francisco, Bulacan. Regalo to sa akin ng papa ko. Tinanong niya kung anong gusto kong bilhin. Tapos ito yung sabi kong gusto kong bilhin. Kaya very sentimental din to sa akin. Kaya sinusubukan ko rin siyang ayusin. Subukan na natin ngayon ikabit yung bridge dito. Nakaready na rin yung ano ko, yung clamp ko. Pagka kinabit ko, yan, igaganon ko na agad siya. Let's do this. Kabitin natin ito. Nakabit ko na yung bridge natin. Sana umano siya, kumapit siya. So, ayan, medyo mainit. Ang init ng ano niya, mga part na pinaglagyan ng ano, ng super glue. Ayan. Diin na diin yan. Iwan ko muna ito na siguro mga 1 week para mabisa eh. Para matuyo ng gusto yung ano, yung glue. Iwan ko ito ng mga ilang araw. Hopefully, maging maayos yung kalabasan. So, stay tuned guys. Abangan nyo yung resulta nitong experiment natin. Ay, hilig talaga mag-experiment na kung ano-ano dito sa mga gitara eh. Thanks for tuning in. Papakita ko sa inyo kung anong resulta nitong pagkakabit natin. So, medyo ano pa siya. Hilaw pa. Sana kumapit. Kung mapapansin nyo,
hindi siya talaga nakagitna, hindi ko ginitna yung ano, yung pag-clamp dahil dito medyo flat. So, ginawa ko, inayos ko, ilipat ko dito para magpantay sila. Tapos yan. Permanenteng naka-ano ka ngayon, naka-clamp. 16 paranoia filled days later. It's been 2 weeks after ko i-restore yung classical guitar ko. Par mukha na siyang, mukha namang matibay ang pagkakabit ko. Messy nga lang dahil dun sa kahoy. Wala akong choice kundi ikabit siya ulit. Ito yung itsura niya. Ayan. Medyo immature nakabit. Kasi hindi siya medyo maayos. But still, bumili ako ng strings, extra light string too. So, it's been 2 weeks, so excited na ako i-install tong strings na to. Kita nyo naman, tinubuan na ako ng bigote at balbas. After ko to install, test ko siya for couple of days. Tingnan natin kung gaano ka strong yung hold nung bulldog super glue. So, ngayon install na natin to and let's see what's going to happen. Here we go. Na ang pag-restore natin dito sa gitarang to. Mapapansin niyo yung tunog niya, medyo baritone. Hindi siya naka-standard kasi ma-puwersa kung biglain natin yung standard. Siguro iwan ko to for tonight, then balikan ko nakakabit na yung string. So then I'll check tomorrow. Panigurado magbabago yung tono nito since bago lang yung string eh. Observe din natin if magbabulge ba yung bridge sa ganitong setup or kung gagana ba talaga yung glue na pinandikit ko. So, yun, thank you guys for staying tuned and we'll see. Siguro test natin mga 2 weeks ulit, then let's see if may pagbabago sa ano ba tawag doon? Sa bridge niya. So, yun. Ito na yung ibang strings. Well, part yun, nawawala talaga sa tono kapag bagong palit yung strings. So, kaya nga i-adjust natin siya na paulit ulit. Pero ang ganda ho, tingnan nyo guys. This is the reason why nirestore ko to. Napakaganda ng kahoy. Oh. Diba? Diba? To 6 weeks later.
Yun guys, isang buwan na rin halos nung gina-repair ko ito. May sumisigaw. May sumisigaw, ano ba yan? So, isang buwan nang makalipas nung na-repair ko itong kitara na to, hindi pa rin siya umaangat. Ayan, kung mapapansin nyo. Properly connected. Kahit nasira-sira yung bridge niya. From recycle. Ngayon, ang ganda na ng tunog niya. Oops. Wala ka sa tono. Na pero so far okay naman yung tunog niya at fully repaired na. Pala ko pa sana palitan ng headstock kaso feeling ko okay na to para sa repair niya. So ayun guys, maraming salamat sa panonood sa video na to. By the way, hindi ako professional na luthier at gusto ko lang talaga mag-experiment. Bulldog super glue na nilagay ko dito ay wala lang talaga akong choice kasi yun lang talaga yung available sa lugar ko at saka sa resources ko. So yun, maraming salamat sa panonood. Kung natuwa kayo sa video na to, mag-subscribe lang kayo at see you in the next videos. Thank you so much guys, goodbye.